aswang. Ano nga ba ang aswang? Pero bago yan, subscribe nyo muna ang channel na ito. Pagkatapos nyong panoorin at click the bell na rin para lagi kayong updated sa channel na ito. Ang aswang ay isang pangmitolohiyang nilalang sa mitolohiyang Pilipino kung saan ito ay pinaniwalaang kumakain ng tao at ng ibang hayop. Ang aswang ay humahawig sa nilalang na vampira o vampire sa English na nagsimula ang paniniwala sa kanluran ng mundo. Ang paniniwala ng mga Pilipino sa katotohanan na nabubuhay ang mga nilalang kagaya ng aswang at iba pang nakatala sa mitolohiyang Pilipino sa mundo ay napalawig dahil sa impluwensya ng animismo na nagsimula sa kanununuan ng mga Pilipino gayon din sa pagdating ng mga dayuhang Espanyol sa Pilipinas. Narito ang mga uri ng aswang. Una ay ang bangkilan. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwalaang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy o iba pang nilalang ng dilim. Higit sila nakakataas kaysa ibang uri ng mga aswang. Pinaniniwalaang may kakayanan silang gawing aswang ang karaniwang tao. Sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Pangalawa ay ang karaniwang aswang. Uri ng aswang na may anyo at wangis tao. Ang kaibahan ay sila ay kumakain ng laman loob at umiinom ng dugo ng tao. Mahina sila kapag umaga, ngunit pag sumapit ang dilim, sila ay nagiging mabalasik. Makikilala lamang sila kapag tinignan sila sa mata, ang refleksyon mo ay baliktad. Pangatlo, asbo. Isang uri ng aswang na may kakayanang magpalit anyo bilang malaking aso, kumakain ng lamang loob. Apat ay manananggal. Ang manananggal ay isang uri ng aswang na pinaniniwalaang may abilidad na putulin ang kanyang katawan sa dalawa at magkaroon ng pakpak na katulad ng isang paniki. Sa pagkakataon, nabilog ang buwan. Pinaniniwalaan na nilalang na ito ay kumakain ng anong uri ng tao kapag ito ay pumalit ng anyo sa pagkamanananggal. Ang tiktik. Ito ay isang nilalang kung saan may kakayahan na pabain ang dila, ang bahagi ng katawan na pinaniniwala ang ginagamit ng isang tiktik para kunin ang sanggol na pinagbubuntis ng isang nagdadalang taong babae palayo mula sa sinapupunan. Sunod ay ang mandurugo. Ang mandurugo ay isang uri ng aswang. Sila ay magagandang dalaga kapag umaga. At kung gabi ay may kakayahanang magbago ng anyo upang maging ibong mandaragit na may mukha ng magagandang dalaga. Sila ay mga dating kinari. Pinaniniwalaang ang mga kinari ay mga kalahating diwata, kalahating tao. Magagandang nilalang na may pakpak ng ibon sa likuran. Kapag ang kinari ay umiibig sa tao, ito ay magsisilbi at magmamahal ng tapat sa tao. Ngunit kapag ang pag-ibig ng tao ay hindi dalisay, ang kinari ay magiging aswang na kung tawagin ay mandurugo. Sunod ay ang balbal. Ang nilalang na ito ay ang
pinaniniwalaang kadalasang kumakain ng karne ng patay na tao. Ang balbal ay pinaniniwalaang nagnanakaw ng patay na tao sa isang burol o kaya'y pagkalibing nito. Kung nanakawin ng balbal ang isang patay, pinapalitan niya ito kadalasan ng puno ng saging. Ang puno ng saging ang pinaniniwalaang nagmimistulang tunay na katawan ng patay sa mga tao. Ngunit puno ng saging lamang ito. Ang balbal ay isang halimaw na nangunguha ng mga bangkay maging mula sa lamay o sa libingan at kinakain ito. Malakas ang pang-amoy nito sa bangkay na tila pabango para sa kanila. Dahil sa kinakain nila, sadyang mabaho ang kanilang hininga. Sa oras na makakuha ito ng bangkay, mag-iiwan ito ng katawan ng puno ng saging. Ang kanilang mahahabang kuko ay ginagamit upang matanggal agad ang mga damit ng bangkay. Maihahalin tulad ang balbal sa aswang, amalanhig, ubusaw sa mga nangangain ng katawan ng tao. Maituturing sila bilang mga pinakakatakot na mga halimaw sa bansa. Kaya't kung akala mo sa kaluluwa ka lang matatakot, tuwing may lamay, mas matakot ka sa balbal. Sunod ay ang awok. Awok, isang uri ng aswang lupa, mga aswang na may kakayanang mag-anyong itim na baboy o malaking baboy ramu. Sunod ay ang abwak. Hindi namin alam kung saan sila nanggaling. Parang taong bayawak na dumadaan sa ilalim ng lupa. Ang tawag namin sa kanila, mga abwak. Ngayon lang ulit nagkaroon ng katulad mo sa lahi ng mga abwak. Mahal ka sa amin, Asmi. Minsan tao, minsan hayo. Mabanganib. Sunod ay ang kubot. Ang kubot ay isang uri ng aswang na may pakpak, ngunit hindi sila nakakalipad. Ang pakpak nito ay kanyang binubuka upang lansihin ang mga kaaway at biktima. Sunod ay magindara. Ang mga magindara ay magagandang aswang ng katubigan. Ang kanilang mukha at katawan ay gaya ng kaakit-akit na dilag. Samantalang ang kanilang katawan sa baywang pababa ay gaya ng buntot ng isda. Pinaniniwalaang ang mga magindara ay kumakain lamang ng mga matatanda. Sapagkat nalalason sila sa mga dugo ng birhen o ng mga musmus. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig at panunood.